yung pasalubong niya sa Bora. Handa na ba kayo para sa night class? Ilabas na ang notebook, mag-review na! Dahil may recitation mamaya para sa mga umaatikabong chika. Dito lang sa Marisol Academy tonight! Happy Tuesday, mga friendship! Ito ang inyong reliable classmate, Roldan Castro. Ayan. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong unstoppable classmate, Romel Placente. Welcome po sa Marisol Academy tonight. Ayan. Yes, tonight is the night. Correct. Yes, tonight I celebrate my love for you. Yes, wag ka na daw kakanta, sabi ng isang comment. Yes. As in, may ganun? May ganun talaga, diba, Carl? Agaga. Please, sabi. Please be good to me, sabi. Pero siyempre, friendship, bago tayo magbakasyon bukas, abangan muna nila ang Marisol Academy ng 3 p.m. Yes. Ayan, marami tayong pasabog bukas. Yes, live na live po yung tomorrow. Panoorin niyo po, 3 to 4 p.m. Oo, siyempre ito ang inyong chick amazing classmate, Mildred Amistad Bakod po, na ngayong gabi ay punong-puno kami ng mga showbiz chika para sa inyo. Yes, mga friendship. Alam mo, diba? Hindi ka pa pala bumabate. Oo nga eh. Nauna sa kanta-kante. Nauna si Kuya Romel kasi sa kanta-kanta. Correct. Ayan, oo. Yeah. Ayan po, Marte Santo na po, diba? Nilay-nilay po tayo, ang mahal na araw. Kaya magtika-tika sa ating mga kasalanan, sabi nga. Diba? Oo. So, saan ka nagpunta sa pagtika-tika mo? Sa pagtika-tika ko, sa Webes ay nasa bahay lang ako hanggang Friday. Magdarasal lang kami pagkapatay ni Kristo ng 3 p.m. Question. Ganun kami lagi. Sa Novaliches ba yan? Yes, sa Novaliches po. Kasi ako, family-oriented ako eh. Family first. Ay, talaga. Hindi ako nag-abroad. Hindi kagaya yung iba dyan kahit maiwanan yung pamilya, nag-abroad. Sino pinamatamaan mo dyan? Joke lang. Oo, oh, hindi. Yung si Mildred. Joke! Hindi ako nag-abroad. Kumbaga, para magpapasko siya sa ibang bansa kay Tito Al, iwanan niya yung pamilya niya. Pero, sayang opportunity naman kasi kahit hindi niya kasama yung pamilya niya Pasko at bagong taon dati. Di ba, no? Tito, so, nagulat naman ako sa Tito Al. Matagal nang nakay si Tito Al. Kumalangit naman kaliliwa. Correct, oo. At syempre, yung ating mga viewers, ha, padagdag muna natin. Mm. At huwag po kayong, huwag kayong makakalimot na mag-subscribe po dahil malapit na tayong mag 100,000 subscribers, di ba? At syempre, pindutin nyo lang po yung bell button para kada live po ng Marisol Academy tonight ay nanonotify kayo. Tama. At syempre, kung paano pagpindot ng pagpapalipad din. Pero wala naman sila, may nagtatanong eh, di ba? Syempre sa ano, sa Google account nyo, dapat nakalink yung kanilang credit card o kung may GCash sila. account na pagkukunan, syempre, nang ililipad nila. Actually, marami pong nagtatanong sa amin. Nagtatanong sa kasi. Amin. Kaya ganon. Tapos, pupunta lang sila naman dyan sa may ano, sa may baba, may icon dyan na thanks, ganon. Okay, pipindutin yung thanks. Pipindutin lang nila yon. Uh-huh. Tapos, lalabas na. Lalabas na anong dyan. Lalabas? Ano? Ay! Alam naman si Mildred, mahilig maglabas yan eh. Ay, ganon? Ay, kung ano sa Mana Santa? Hindi mahilig maglabas ng pasabog. Oh. Ikaw talaga, mga balitang showbiz. Ganon? Ay, dire icon then collect. Thanks, sabi. Ay, no. Oo. Yan nga, ito nga yun, oh. Oh, diba? Tapos, ang susunod? Tapos, yun lang, mamimili lang sila. May mga amount doon kasi. Mamimili lang sila kung ano ang amount na pipindutin nila. Anong tawag dyan? Palipad? Oo, palipad. Anong isasabi mo isa pa na word dyan? Ano, yung ano, pakulay. Bakit ano yung pakulay naman? Bakit pakulay? Yun ang kasi ka parang pagka nagbibigay sila, merong kulay green, may mga ganun, diba? As in, oo. Talbo. So, ganun lang naman kadali ang kanilang gagawin. Mm. Ayan kasi, diba, yan sa may mga, sa ilalim yan, merong remix, may share, tapos may thanks, tapos may download. Pipindutin lang nila yung thanks na ganyan. Mm. So, tapos from 50 pesos, ayan na,
buy and send ka lang dyan. Oh. Ayan. Dahil nakalink naman ako sa aking GCash, pwede ako magpadala dyan. Ayan. Anong mga ibang pinagpipilian bukod sa GCash? Ayun, pwedeng ano, credit or debit card. Oh, so pwede sa debit card nila. Yes, pwede rin po kayo. Meron din siyang ano ha, features ng add PayPal. O yun sinasabi ko, yung PayPal. Oo, sa abroad PayPal eh. Correct. At dito sa Pilipinas, marami palang ano, pagpipilian. Meron ding add Shopee Pay. Oh. Oo, pero yung add GCash, add Pay Maya. Maya. Ayan. Diba? Ayan. So, naiintindihan na ng mga nagtatanong. So, kung Globe ang kanilang ano, pwede rin namang Globe Telecom billing kung naka-line siguro sila, di ba? As in. Oo. So, yun ang mga pagpipilian nila. So, credit mga card o debit card. Sa mga nagtatanong sa'yo, mga nagme-message sa chat. Yan. Oo. Yun. Siyempre, ang ating unang chika, mga friendship, ay tungkol kay Jada. Oho. Di ba? Ano ba kay Jada? Anong latest kay Jada Bansado? Yes, si Jada ay may bagong single, mga friendship, itong Right Lover, Wrong Time, di ba? Na siya mismo ang sumulat, di ba? Oo, tama naman. So, yun. Na parang, ito, abali, parang may pinatutungkulan siya dyan eh. Sino? Kasi, yun nga, parang isang lalaki. Uh-huh. Na dumating daw sa buhay niya. Hmm. Tapos, pinarana sa kanya yung sarap ng pagmamahal. Ay, bongga. Yung may nagka-care sa'yo. Uh-huh. Yung may nag-aalaga sa'yo. Uh-huh. Yung talagang feeling in love, parang ganon. Mm-hmm. Pero all of a sudden, biglang nawala. Biglang nawala. Parang naging toga. Totga. Totga nga. Totga na. Kaya naman si Jada ay binabansagan ngayon na pambansang sad girl. Oo, kawawa naman. The one that got away. Pero mga friendship, kung naalala nyo, dating naliling itong si Jada kay Aljon Mendoza, di ba? Mm. Gumawa sila dati. Ang sasabihin mo. Buta ang bilis ko, di ba? Bilis. Di ba? Kaya tumigil ako, di ba? Si Aljon Mendoza. Di ba? Okay, gumawa nga sila dati ng serye at sweet-sweetan sila, di ba? Ang serye pong ginawa nila is Teen Clash. Correct. At lumalim ang kanilang relationship doon to the point na inamin ni Jada, nakita ko yung isang interview niya na exclusively dating na sila. Oo. Di ba? Pero anong nangyari? Parang anong after nangyari? Parang after Teen Clash, nawalan na rin ng balita. Wow. So parang ito nangyari lang, dalawa. Yung taping, ano lang sila, parang taping friendship lang din ang nangyari, di ba? Tapos parang, meron nga sinabi yata din si, ano, parang patungkol din kay Jada, sabi ni Aljon, sorry, parang meron din siyang ito ganang na dialogue na. Sorry. Sabi? Siyempre, ito na nga. Mm. May isang billboard sa may EDSA Guadalupe Galleria Corporate Center sa Ortigas. Okay. Sa Marcos Highway. Mm-hmm. May isang mensahe doon na nagsasabing, sorry Jada, naduwag lang ako. Ayun. Parang ganun. Oh, iniisip ngayon ng mga tao kung sino yung mystery guy na nagsasabi ng ganun. So ang pinatutungkulan nila, baka raw. Baka raw. Pero kahit anong pilit, hindi pinapangalanan ng singer-actress ang nasabing guy. Mm-hmm. Diba? So, pero ako feeling ko ha, kasi yun ang pinaka-last na na-link sa kanya at parang talaga naging malalim yung kanila. Ayun ka na naman. Hindi totoo. Relationship. Okay. So, dun daw na-inspire si Jada na isulat nga itong kantang Right Lover, Wrong Time. Parang yung heart. Parang heart, ano din, diba? Parang somewhere down the road din. We have the right love at the wrong correct time. So kayo ba may right love at the wrong time? Wala. Wala akong naging jowa, di ba sabi ko? Uliti ko yung sa akin, sa pagkapanalo natin sa Family Feud, di ba? Uli-Tuesday ngayon, inuulit ko ang katanong. wala akong jowa, di ba? Yung nanalo tayo sa Family Feud. Masyadong lakas na nabibingi yun. Ay, sorry. Nanalo kami sa Family Feud ni Friendship Roldan Castro. Oh my God! Diba? Thank you so much sa pabuena mano naman baka na kaibigan ano natin chan si Marcelita. Sabi na nga, Marcelita. Oh my God. Na nagbigay po siya ng 4.99. Thank you, friendship. Thank you. Hello po. Ito po yung green color. Hello sa mga classmates ko na Kim Pao. Kamusta na po sa beautifully at handsome pose ng Marisol Academy? Ay, talbo. Hindi ba like beautifully?
Hi po, Mercedita, ang kaibigan natin. Oo. Oy, thank you, thank you. Alam mo, di ba, Biras, di na natin babanggitin, ha? Di ba, parang ano, ayan na naman, eto naman po, ay, sinasample niya. Yung green is 4.99 euro, okay. Tapos yung blue is 1.99. Sinasample niya. So, ano naman yung iba pang kulay? Isa-isa na yun, isa-isa niya na. Pero, hindi, happy okay to lang. Make a Mercedita. Binasa ko nga, pero hindi ko nababanggitin, pero sobrang matouch tayo sa Pero yun, lahat naman na may pinagdadaanan eh. God is good, mahal ka ni Lord, mahal tayong lahat. Correct. Tama, correct. At masaya tayo na kahit papaano eh, nakakapagbigay, sabi nga niya na nakakapagbigay smile daw tayo kay Mercedita. Thank you, Mercedita. Thank you, ingat ka dyan ha. Na isa palang nurse sa UK. Correct. Diba? Sana makapunta kami sa UK, diba? Oo naman. Marami dyan sa May Cubao, diba? Meron doon. Nagpapamassage kami din ni Mildred eh. Talbog. Hindi. Ano yung bumili tayo sa ano? Ah, okay, okay. Sino ba ako? Nabumili ka ng okay-okay para sa show natin. Pagdating doon, siya lang nakapamili. Sinamahan ko pa, ako walang nabili. Kasi walang nagkakasya. Walang nagkakasya. No? Bumili kami okay. Pero ang okay-okay, magaganda rin naman in fairness. Correct. O yun na nga, going back to ano, di ba may nabuhusin. Parang walang swerte ata itong si Aljon sa mga love team. Kasi nung una, Carjon. Okay. Yung kay Karina. Si Karina. Si Aljon Mendoza. Mm-hmm. Tapos naging Al-J. Nabuo naman dun sa kanilang series na Team Clash. Na parang may dating naman sila. Parang may chemistry naman. Sayang. Ano ang kulang? Ano ang kulang? Nakajita ang kulang. Charot! Pero si Jada, kung di ako nagkakamali. Complete package naman. Teka lang ha. Si Jada, bandalig din before kay Cassie Lides. Si Darren Espanto, di ba? Anong kasi? Parang chismis-chismis lang. Oh, yung dati. Kasi pumupunta-punta rin si Darren sa bahay. Di ba naalala ko nung interview natin si Jessa Zaragoza. Silang mag-anak. Mag-best friend sila. Si Jada na best friend ni Francine Diaz. At si Darren na nalink din dun sa ano, yung close natin dati, friend. Yung jowa ni Mavi dati. Jowa ni Mavi. Si ano? Kailin. Kailin Alcantara. Kailin Alcantara. Tama. Pero para yun niya, hindi siya swerte sa pag-ibig. Pwede pong pakinaan, nabibingi ako. Darating din naman yung time na makakatagpo siya ng right man para sa kanya. Pero important niya, ang ganda-ganda ni Jada, di ba? Talented pa. Pero so, sayang yung love team, hindi na nasundan, no? Di ba? Sayang po, di ba? Nakakalukot yung kanta niya. So, pabansang sad girl. Right, sana lover. Hindi ka na maging ano. Pero ayoko naman yata mabansagang ano. Pabansang sad girl. Diba? Ibig sabihin, pabansang sad girl. Pero, sa dami-dami na sad girl, siya yung pambansa. Pero alam mo, di ba lang yung binabanggit? Parang ang kulang kay ano, kay Jada. Yung pangmasa effect niya na pinag-usapan natin. Diba? Kasi di ba, English spoken yun eh. Naalala nyo yan din ang nangyari kay Casey Concepcion nung bago siya sa showbiz. Na parang sinasabi nila anong kulang kay Casey. Masyado daw social. Pero di ba, ang nakakagulit lang talaga, social-socialan din dati si Sharon Cuneta. Pero naabot niya yung masa kasi nagpakamasa din si Sharon, di ba? Gumawa siya ng pasangkuhang digdig, di ba? Hindi siya glamorosa doon. May naalala ka ba friendship? Kasi Sharon niyang ka, di ba? Binabati ko pala si Evelyn Santok watching from Saudi Arabia. Hello po, Evelyn Santok from Saudi Arabia. Yes, Emmy naman watching from Macau. Hi. Mikay. Napunta na kami dyan yung friendship world dan, diba? Mikay Gakus watching naman from Qatar. Wow! Iba-ibang bansa. Kim Pao sila, di ba? Nandito na sila. Kim Pao Universe, di ba? Okay. Mula sa iba't ibang bansa. Hi po sa inyong lahat. Kim Pao Universe, Kim Pao International, Kim Pao Official. Kim Pao Philippines. Kim Pao Forever, di ba? Kung ano-ano pang Kim Pao. Love natin ang Kim Pao, ha? Yes. So, speaking of Kim Pao. Later na yan. Hindi. Speaking of Kim Pao, alam niyo ba mga friendship na ito pala si Albie Casino para humahanga sa
pagsikat ng Kim Pao, di ba? Na parang sinasabi niya na may edad-edaran na kumpara sa mga bagets-bagetsan, di ba? Mm. Pero hindi naman edad-edaran talagang Kim Pao. Parang dati siya, ayaw niya na ng may ka-love team at the age of 31, sabi niya, ayoko na. Pero nagbago yung pananaw niya nung nakita niya, naramdaman niya yung biglang pagsikat ng Kim Pao. So, pwedeng gusto ko na rin ulit na magkaroon ng collab team. Kung po pwede. Pero as much as possible, gusto pa rin niya makilala as solo actor. Pero yun nga, sa pagtangkilik ng Kim Pao, nagbago rin pananaw niya. Parang kasama niya rin doon sa Can't Buy Me Love, yung Snowren. Snowren. Si Maritz at saka si Anthony. Si Maritz at saka sabihin mo Snowber. Snowren, di ba? Oh. Parang yun din, parang na-engage siya na sa unexpected na kasikatan ni Maritz Racal at ni Anthony Jennings as oh. Love. Oh, so bumilib siya. Snowren. Oh, bumilib oh. Siya sa Kim Pao. Parang nagkaroon ng inspiration na parang correct. Gusto niya ulit na magkaroon ng love team kahit ngayon ay nagpapasexy siya sa Big oh, Max. Oh. Yeah. Alam mo, naniniwala naman din ako na wala naman sa age yung pagkakaroon ng love team. Correct. Like the best example is si Richard Yap at saka si Jody Santa Maria. Oo, oh, oh. Tama. Kung tutuusin, mas may edad sila kaysa sa Kim Pao. Oh. Pero grabe yung kasikata nila. Be careful with my heart. Or even nung panahon ng pangako sa'yo ni ano ba to? Si Soren, yung magulang? Yung magulang. Diba? Tsaka si Ian Veneracion, at si Bea Alonso sa Alas to Love. Diba? So, hindi rin mo rin masasabi talaga na nasa edad yun eh. Alam mo yung Alas to Love? As long na kinagat ka ng tao. Doon nakabalik talaga si Ian Veneracion eh. Mm-mm. Parang love team sila ni Bea, diba? Diba? O nagtataka yung mga nakikinig sa atin. Kasi meron po kaming friend na expression niya yun. Ganon. Hi, Nika. Good evening, Maricel Academy. Si Nika ba ito na ano? Nika na. Na jowa ng isang ano, angkor? Jowa ni ano? Charot, it's just lang. Si Nika yung jowa ni Emerson? Yung ba yan? Joke. Hindi. Parang jowa yata yun ni ano? Ni Mike. Ay, si Mike, sabi ko na ba si Mike yun eh. Kailangan siya binibigyan ng kape tsaka water. Uy, huwag kayong mag-inigil. Joke lang. Joke lang, Nika. Joke lang, Nika. Si Nick. Ang jowa niya talaga, si Carl. Si Carl. Si Carl. Bakit sila? Sabi ni Nika, bakit kasi ako nakinikin eh. Hi, Nika. Yung kaibigan natin mabait, di ba? Yes, Lady Blue Grace, good evening watching from Japan. Ay po, ganun. Japan. Yen ang yen, yes. Di ba? Sabi naman ni ayun, Evelyn Santok, work him and Paolo, please nag-subscribe ako dahil kay Kim Pao. Ayan. Ito naman halos araw-araw naman tayo nagki-Kim Pao. Gabi-gabi. Kahit sa hapon. Even yung 3 PM natin, di ba? Oh. So, ganon. Mamaya may Kim Pao pa kami, di ba? So, correct. Maraming bumibilib sa Kim Pao talaga, di ba? Hi! Oo. Bongga. Ayan, diba? may 100 watching na sa YouTube, sa live natin. Ayan. Thank you very much. Thank you very much. Yan. Oo, ito naman si, ano, si Regine Velasquez. Mm. Diba? Oh, oh. Sobrang hinahangaan po ng SB19 member na si Estelle. Correct. Diba? Sabi niya, para sa kanya, isa si Regine talaga ang pinakamahusay para kay Estelle na kumanta dun sa Billboard. Okay. Kinanta nga niya yung favorite song niya na kanta ni Regine yung Araw Gabi. Okay. Diba? Ano sabi niya? Oo. Sabi niya, Sabi niya ni Estelle, ano ba yun? Gusto niya yung kalidad ng boses ni Regine. Okay. At si Regine para sa kanyang pinakamahusay pagdating sa Beritan. Sa Beritan. Kasi Birilolo, ganun di ba? Huwag ka nang kumanta, sabi. Yung Beritan niya, di ba? Tapos ka, isa sa paborito niyang kanta yung Araw Gabi na naging theme song ng serye ng ABS-CBN Before. Yes. Tapos kinanta niya yun, di ba? Araw Gabi. Ganun ba yun? Bakit? Hindi. Paano ba yun? Muli, araw gabi. Araw bakit gabi. Naalala ka? Hindi yung muli yun. Ano ba yung araw gabi? Araw gabi, walang pan. Araw gabi, 1+1, walang charles. Hindi pa na araw gabi. Araw gabi, tayong dalawa. Correct. Ganun ba yun? Very good. Hindi ko alam. Ibang araw gabi kasi. Pero at least, diba, hanga siya kay Regine. Talagang magaling si Regine Velasquez. Nung una pa lang napanood niya sa Bagong Kampiyon, na-amaze na siya sa ganda ng boses. Gustong-gusto talaga ni ano, ni Estelle. Ano, SB19. Alam mo si Estelle, isa sa mga,
kung hindi ako nagkakamali, siya yung may pinakamataas na boses sa SB19. Okay. At saka ang maganda sa SB19, grupo sila, di ba? Pero ngayon, parang ano, ito ba to preparation na ba ng pag-solo-solo ng mga members ng ano ng SB19? Kasi una si Justin eh. Hmm. Si Justin yung sa ASAP. Parang ano, Koreano. Na inano ano ni ano, ni nung broadcaster, di ba? Yung sa ilong. Sa ilong na repokado daw. Dapat mga lahat kami pagawa yan. Si Justin. Okay. Oo, na nakasama ni Jackie sa TikTok. Tapos ito naman si Estelle, ay magkakaroon din pala ng ano, solo project. Eh, baka parang ano, friendship, yung parang Korean group ng ano, nung sikat, ang tawag doon. BTS? Oo, yung BTS, na may mga solo, ano sila, album. Parang gano'n na ang career path. Pero may grupo pa rin, grupo parang gano'n. Pero dapat naman gano'n, kahit na nagsosolo ka, yung group mo, huwag mo pa rin iiwanan. Kasi yung popularity nyo, nanggagaling doon as a sa grupo. Correct. Diba? Pero tuloy pa rin naman ang kanilang pagtatag tour na magaganap po yata yung big concert nila sa May. Ayan. Panoodin niyo po SB19 na sila yung talagang ulit nakapagpuno ng Araneta Coliseum, di ba? Sabi nga, yung ibang mga singers hindi na napupuno ng Araneta, pero pag SB19, ayan, bonggang-bongga. Nakitang-kita ko naman yung side view ko doon. Oh. Pero friendship, yung mga iba dyan, paki-share po yung live natin ngayon, oo, ha? Paki-share-share nyo. At paki-ano, subscribe. Paki-subscribe nyo ang aming ano Live Today Abante YouTube channel. Paabutin nyo na po kami ng 100,000. Malapit na, next week after Holy Week daw. Ay, ganyan. 100,000 na nag-chat ang mga Kimpaw. Ay, ganyan. And speaking of Regine, wala naman talagang question kung kaano siya kahusay. Correct. Kaya lang yung mga nagmumungkahi. Segway, di ba? Nagmumungkahi na gawin na siya sa ano, National Artist for Music. Ay, maraming umaalma. Oo, kahit yung mga Regine mismo, di ba? May nagsabi na, hindi pa, mayroon pang dapat mauna kaysa kay Regine, kahit talented siya, eh, dapat mauna muna sina Dulce, sina Pilita Corrales, Lea Salonga, Celeste Legaspi, yung mga gano'n. Na pinagtalunan din natin sa debate. Oo. Diba? Parang no offense meant daw kay Regine, wala namang masasabi na mo. Husay, di ba? Mm. Walang question. Pero sinasabi nila, mas may deserving pa yung iba. Mm-mm. Pero hindi natin, si Regine minenos, naman, hindi natin minimenos yung kakayahan ni Regine. Pagdating sa musika, alam naman natin na malaki rin na iambag niya. Pero too early pa para sa kanya ibigay National Artist for Music, di ba? Correct. Parang sinasabi nila na parang bata pa naman si Regine, maraming pa siyang achievement na pwedeng ano, mangyari sa lahat at parang gano'n. So, wag pong madali. Pero even the Jean Velasquez, hindi naman siya nagsasabi na atat siya makuha yung National Artist. May mga tao lang talaga like mga tagahanga niya na sinusulong. Sinusulong. Pero nomination yung friendship, di ba? Pero sa ganyan, hindi naman gagadagan na Regine Velasquez for National Artist, hindi ganun proseso. Hindi. May mga letter-letter yan na inonominate talaga siya at certain na organization na pwedeng mag-nominate for National Artist. Correct. Parang ganun. Tama. Hindi pwedeng, gawin yung ano, si Regine na National Artist na sabihin lang ng mga fans, hindi ganun may proseso. At tamang dokumento bago may bigay. Diba kagaya ni Ate Guy, ang dami nagsasabi sa kanya before na gawin na siya National Artist. Pero ang tagal pa rin bago matagal na ibigay. Matagal siyang na-turn down ng panahon ni Pinoy. And even panahon ni Duterte. Nadidistract ako to sa Pero ngayon, diba, National Artist na si Ate Guy. If it's your time, diba, it's your time. Correct. Diba? It's my turn, sabi. Irineo de la Cruz, hello Marisol Academy, Trikish. Good evening, Marisol Academy from Kimpaw, Texas naman. Hi po, Texas! Sabi ni Marcelita, ang ating friend, nakakatuwa talaga si Sir Romel pag nagkikwento. Ibang level ang energy. Si Sir Roldan, pag ngumiti, labas ang pagka-chinito. Sabi, may lahi po yan ni Chinita Princess. Kalahi yan ni Chinita Princess, diba? Si Ma'am Mirded, lagi kong wait ang OOTD niya. Fashionista ang pe. Ay, talbog! Gayan! Sa
sarap naman pakinggan. Parang hindi may anak nan in porn sa iyo. Oh. Yes, sabi naman ni Nati Alcantara, I'm 65 years old. Ay. Avid fan po ako ng Kim Pal. Hi po, ma'am. Hello yes. po. Hi, Mini Badisos. Magandang gabi po sa inyong tatlo. Hi, May ng Abuyog, Leyte. Hi, Mi. Hello from Leyte. Oo. Yeah. Eto na, di ba nag-birthday nga itong si Catherine Bernardo? Oo, oh, oh, yes, 26. Oo. Ngayon, birthday niya. 26. Correct. Di ba? At syempre, marami ang naghahanap kung nasaan ang kanyang very close friend na si Sophia. Oo, di ba? Sophia Andres. Oo. Si Sophia kasi magkakasama sila sa Palawan yung barkada. Teka lang, tinanong muna natin nasan si Sophia, ba't wala nung wedding ni ano, di ba? Nung pala nasa ibang bansa siya. Pero syempre, hindi niya nakalimutang batiin. Correct. Ang kanyang kaibigan na si Catherine sa arawan sa Instagram. At sabi niya, Angel, tinawag niyang Angel si Catherine. At si Catherine pala ngayon, without Daniel Padilla, nasa Palawan. Si Sophia naman nasa abroad. Pero ang nakakatuwa, di ba, kahit siya mismo, naramdaman niya, walang star complex. Sa kanilang barkada, si Catherine ang talagang sikat na sikat. Pero ano pa rin doon, hindi mayaba, walang star complex, di ba? Mabait, down to earth. Lahat puring-puri nila itong si Trikis. Hello, Trikis. Yes, thank you sa $20. Wow! Maraming salamat, Trikis. For the love of Kim Pao, ayun naman po yung orange. Di ba? Ah, alam ni Mildred, ha? Hindi, kasi ko alam ko yung kulay. Siyempre yun, no? Ayun din ba? Kumanan ko nagtatanong kanina, friendship, paano daw ba magpalipad sa YouTube? Ayun yung mga nagtatanong. Oh. Si Rinkis, alam niya magpalipad sa YouTube, eh. Kim Pao din. Alam niya magpakulay. Sanay na sanay. Yun, i-explain na po natin. Meron pong icon sa ibaba, pag pipilian nyo, yung thanks lang pipindutin nyo, di ba? Tapos lalabas na yun ang buy and send okay. na nakalagay. Tapos ililink nyo na po kung saan kayo gustong mag-pay, mode of payment, like pwedeng sa GCash, sa Maya, credit or debit card. Pwede rin sa PayPal. Sa credit card. Sa credit card. So, ganun lang po kasimple dun sa mga nagtatanong po. Okay. Ayan. Sabi ni Andrea Gueco from Singapore. Hi, Andrea. Si Andrea, di ba dati nang anon sa atin si Andrea Friendship? Yes, yes. Andrea Gueco. Hello po. Ayan. So, saan na tayo natigil? Ayun. So, kay ano naman tayo friendship? Kanino? Blind item naman. Ayan. Blind item, mga friendship. Ikaw naman, no? Sige. Itong ang dami ko ng inan, ha? Ito pong blind item na to, ito pong isang artista na nawala na sa sirkulasyon. Pero alam nyo po ba na ito? Nawala na nga. Ako ba blind item mo pa? Hindi, kasi, nagbabaliktaraw lang tayo na kung baga hindi pagiging matino niya dahil parang wala siyang respeto sa dati niyang manager. Nag-away sila ng manager niya. Maldita pala yan. Maldita pala. Kaya lang yung dialogue di umano, sabi niya, susunugin ko ang bahay mo! Sabing ganun. Take two, parang sabi, walang buhay. Susunugin ko ang bahay mo! Ay, parang mahina. Susunugin ko ang bahay mo! Ate Gay, di ba? Hindi, sabi niya ganun. Talaga may dialogue siyang ganun na nag-away sila ng kanyang former manager. Sabi, susunugin ko ang bahay mo! Humanda ka. Eh, sagutan mo ng manager, meron kong fire extinguisher. Sagot ang manager, di ba? Mayaman ako. May fire extinguisher ako. Diba? Sabi ni manager, nagsalpukan sila, di ba? Nagsagutan na nagsagutan, sabi ng ganun-ganun, maldita ka. Ayaw na kitang maging alaga. Hahanap na lang ako ng iba. Ano sabi niya? Susunugin kong bahay mo. Sabi di umano ng babae niya. Pero alam mo na yun, nawala sa sirkulasyon. Pero ang alam ko, bati na sila ngayon. Minsan binabati niya, nagbabatihan sila. Pero grabe pala nung kamaldita na nag-aaway sila. Diba? Parang, siguro minsan nasasabi lang yun dahil sa adverse tinatawag ng damdamin, di ba? Silakbo ng damdamin, di ba? Parang, pero ngayon maganda rin, all's well that ends well na sa pagitan ng dalawa. Pero ngayon po, kahit mahusay itong artista, hindi naman nagsunog nawala. Hindi naman nasunog. Actually, nasunog. Pero hindi mo sa'yo may par extinguisher?
hindi po natuloy, hindi natuloy. Kasi nung tayo na pupunta sa bahay, hinold dun sa subdivision. Huwag yung papasukin yung alaga ko, hinold, may gagawin yun sa bahay ko. Sabi ng former mother, o di ba ginawa na ng kwento? Papasok pa rin subdivision, na hold na. Dumadalo po sa inyo dito yung alaga niyo si Anitsnes. Ayaw ko papasokin si Anitsnes, susunugin niya yung bahay ko. Sabi niya. Ikaw si Karang pupunta doon, ano ang yari? Kung si Karang, oo, may dalabayin lalaki sa boyfriend niya. Batin natin si Jen Pitelos. Katrin Van, watching from Kuwait. Hi po, Katrin, and happy birthday kay Katrin na binati ni Daniel ng happy birthday ng salitang Japanese, di ba? Correct, Kaya marami na naman mga fans ang kinilig. Correct, di ba? Umaasa pa rin na magkabalikan yung dalawa. Nandito na ang ating kaibigan. Friendship. Pang from Japan yata from Japan to, di ba? Si Yoshihara Joko. Yan. Yes. Yoshihara, ganito magpalipad ha. Ganon, joke. Konbawa. Hello po, watching from Osaka, Japan. Yes, like, konbanwa. Hajime maste. I like Marisol University. Very simple, not noisy. O, huwag ka doon maingay. Kaimik na lang. Hindi na po ako magsasalita. Ayan, Kelsey Medina, hi po, magandang gabi sa napakabait at favorite ng mga Kim Pao fan. Mm. Diba? Uy, mahal na mahal tayo ng mga Kim Pao. No, love din naman natin sila, diba? Oo. Pero may chika tayo mamaya kasi may ibang mga Kim Pao nagre-reklamo. Mamaya i-discuss natin yan, ha? Nagre-reklamo. Alam ko na kung ano yun. Mamaya. Bakit kaya nagre-reklamo ang mga ibang fans ng Kim Pao, di ba? Alamin natin. Mamaya po, iba palitan natin. At mag-comment kayo kung tama ba yung reklamo. Di ba? Pero siyempre, friendship, pag kanina nakatikahan natin si Sir Mark Logan. Sa taas, di ba? Yes, kwento nyo. Si Mark Logan po ay kasama namin dito sa Abante. Teletabloid. Teletabloid, meron din siyang sariling show. Upon talking with him. Wow. Sabi niya, magkakaroon ko ng magazine show. Ay. Sabi ko, good luck po Sir Mark dun sa bago niyong show. Sa TV5. Yun eh, magazine show yun. Parang kay Corina at saka kay Jessica Soho, magazine show. Pero sa kanya, Sabado, mag-start sa April 6. April 6:15 p.m. sa TV5, di ba? Yan, di ba? Bongga, mabait na ba? Si Sir Mark Logan. So, babanggain niya yung magazine show nila. Ano? Ay, na show with Andy, Sir Mark Logan, di ba? Pero alam mo, friendship, syempre, Sunday naman yung KMGS, saka yung kay Corina, Sunday sa Net 25, di ba? Ito naman, Saturday, pero yung format, parehong magazine show. Kaya kung sakali na maglalaban-laban ng mga magazine shows, kasama na siya. Next year. Sila na maglaban-laban sa mga awards tour ba, di ba? In fairness naman, magaling din naman si Mark Logan. Mm-hmm. At congratulations po, Sir Mark, sa pagkakaroon niyo ng bagong show sa TV5, Kapatid Network. Talbog. Di ba? Hi, Mami Beth. So, ako sa TV5 sa April 2, ha? Ano bang ano yun? Ba't wala ako? Yung lumuhon? Lumuhon pati ng lupa. Parang ganon. Lumuhon pati ang lupa. Ano ka rin? Wala. Hindi nakalimutan ko yung title, pero si Sara Labate. Yan, wow! $20! Ano good vibes! Thank you so much! Galing guy. Good vibes. Ay, thank you, good vibes. Ayan, thank you more power. $20. Wow, ayun yung pasabi yung pangalan, good vibes lang. Basta good vibes lang po kami dito sa Marisol. Diba? Sa April 2, meron kaming media con nga ni Sara Labate. Sana matanong natin, Kuya Roldan, kung ano ang... Ikaw lang may press kong doon eh. Ano ba title? Lumuhod pati langit. Parang may lumuhod something eh. Lumuhod pati langit. Favorite yung word yan, di ba? Ang pinadaldo po ay Swiss franc. Di ba favorite mong word yun? Lumuhod pati lupa. Swiss franc. Swiss franc. 20. Thank you very much po. Ayun. Ayan, nakakatuwa yung ating mga friendship more and more, di ba? Yes. Rodel Fernando, hi po sa ating friendship na si Rodel Fernando. Ang ating kamarisol na nasa Borang ngayon, kapili kanya mga kaibigan. Yan. Jowa niya kasama niya? Parang joke, hindi jowa. Pero
Ako, si Roldan sa La Union, si Mildred sa bahay. Ako sa bahay lang, magninilay-nilay. At manonood ng mga palabas about Christ, di ba? Correct. Ganun lang po kami pagkamahal, naro kaming magkapatid. So, ito na. Bigyan na natin sila ng kimpaw tungkol dun sa fans, mga reklamo. Which is, ito, medyo sinagot na rin si ano eh. Sinagot na rin ng isang kimpaw dito na ano, parang ano kasi, parang may mga nagre-reklamo sila sa airing sa VU. VU ba ang pronunciation? At masyado silang nabibitin. Oo, 20 na parang minutes 20 lang minutes daw. Lang talaga, which is I agree. Mm-hmm. Kasi nanonood po ako niyan. Thank you so much, Kimberly, ha, dun sa ano sa code na pinadala mo para makakuha ng 3 months na premium. Ay, talbog. Oo, thank you so much. Yun na nga, naintindihan ko naman sila na ang tagal-tagal din naman ng hinihintay. Tapos yung drop ng episode nila katulad nun, hinintay ko Monday, parang episode 7, isa lang. Parang ganun. Parang 20 minutes lang daw. 20 minutes, compared sa ibang mga correct series na nandun sa ibang bansa. Oo. Merong 44 minutes, may 1 hour parang pa. Parang yung original na oo, What's Wrong with Secretary hindi Kim. Hindi ganun ka-exe. Mahaba siya. Oo. Parang siyempre mga bitin. Kim Pao, bitin, gusto nila mapanood ng matagal. Pa ng at nagpapahid sila, di ba? Mahaba pa yung agwat friendship ng araw, naghihintay sila, tapos ang iksi-iksi pa. Correct. Yun, na kaya naiintindihan natin yung sentimiento ng Kim Pao. O, nadidismaya yung iba. O, na parang nabasa ko nga dun sa mga comment na parang masyado naman daw yatang yung ano, yung kita ang ina-after. Parang hindi ganun naman siguro, pero baka yun lang yung ano talaga friendship. Kasi di ba may limitasyon sa ano, sa paggawa ng Korean series pag ano, pag ina-adapt, parang ganon. Ganon? Oo, baka ina-ano so, nila. So, ganon lang muna. At least, mahaba pa nilang mapapanood yung What's Wrong with Secretary oo, Kim. Oo, kasi kailang ipaalam nila bawat eksena, pinapakita pa rin yung pre pag ina-adapt sa Korean. Ah, okay. Eh, ganon. Ay, ganon pala yung style. Oo, mahigpit sila. Tapos nagmumukha na, sabi ni ano ni Kelsey Medina, nagmumukha na po kaming panda kakahintay ng new episode ng What's Wrong with Secretary Kim, pero laban lang para sa Kim pa. Yes, diba? Basta maganda po, supportan natin ang What's Wrong with Secretary Kim. Medyo sana daw, diba? Ano, yung parang alas 12 kasi nagda-drop ng episode eh. Oh. Alas 12 ng gabi, diba? Eh, dati naman diba? Yung lang sa Prime Video, diba? Daw sila. Napupuyat sa kakahintay, tapos bitin. At may pasok pa sila ng Monday yung iba. Parang eksaktong 20 minutes lang talaga eh. So sana po, ayan, mga taga-view on ng ABS-CBN2, diba? Marinig nyo yung sentiments ng mga Kim Pao. Diba? At ito nakakatulong yun eh. Baka magawa ng paraan nila, no? Diba? Sabi ni Ams De Jesus, Kim Pao from Hong Kong. Hello po. Sabi niya. Pero nagpaliwanag naman si Yoshihara Joka, sabi niya yung ano, hindi maingay. Ano sabi niya? Haji Machete, ibig ko pong sabihin, hindi po kayo magulo magbalita. Okay po, palapad tayo. God bless. Ay, palipad daw. Thank you. Palapad. Hello po, Haji Mimaste. Advance thank you naman po. Thank you so much. Ayun. Hapon-hapon yung pangalan niya, di ba? Sabi ni Jen Petilios, isa ako sa umaasang magbalikan pa ang Katniel. Para kang si Kuya Romel, ako, umaasa siya. Ako po, umaasa pa rin ako. Kasi ramdam ko na parang may pagsisisi. Kung meron mang nagawang kasalanan talaga si Daniel at nag-effort siya talaga na ma-win back si Katrin. Gusto ayaw magkapalikan. Ni eh. Ayaw ni Mildred. Ako gusto ko. Diba, lahat naman binibigyan ng second chance, ng third chance. Nasa sa'yo, kung mahal mo pa rin. Pag-usapan natin yan sa Wednesday. Ayaw pa na, diba, ate? Hindi. Basta pag-usapan natin sa Wednesday yung topic na yan. Ayan! Yan. Ayan, 207 YouTube viewer na tayong live, diba? Bumami kanino 100. Thank you very much po. Maraming salamat po. So, paano ka magpalipad, Mildred? Baka hindi pa alam ng 207 views natin yan. O paano ba yung makatanong nila, friendship? Oo, pero ito sabi ni Evelyn Santok, true, sobrang bitin pag uwi galing sa office, yan lang hinihintay, tapos ang ikli. Pero okay na kaysa sa wala. At least napapanood nila. Oo, napapanood nila. Pero nakakabitin kasi, alam mo, parang yung Can't Buy Me Love friendship, isang linggo bago ko panoorin, parang hindi ako mabitin eh. Parang ganun, no? Pag dating ba sa bahay, Can't Buy Me Love, pinapanood pero, na, diba? Ano, pero tanong ko lang, kasi ano rin siya, palabas din siya sa I1 TFC eh. Oo. Hindi siya palabas sa TV5 kasi, tsaka sa Any Kapamilya Network eh. Okay. Kaya talagang hinihintay nila sa VU, tsaka sa I1 TFC. Baka ganun muna. Wala sa TV5? Wala. Bakit nagkaganon? Wala siya.
exclusive lang talaga sa view. Ah, parang, di ba yung lin lang, noong unang sa view bago. Sa Prime. Sa view bago video. Ano. Bago nagkaroon ng TV version. Ay, Prime ba yun? Sa Prime ba? Prime video. Oh, yun, oh. Bago nagkaroon ng ano ng TV version. Oh, baka ganun din kasi mangyari. Kasi ang mangyari niyan, wala nang magsusubscribe sa Viu kapag ka merong free version sa TV. Eh, bakit yung Kaibay Mila, mayroon sa TV, mayroon sa Netflix? Sabay-sabay ba siya? Oo. Pero hindi, naunang Netflix lang dalawang araw, parang gano'n. Advance sila pala. Advance sila dalawang araw, gano'n. Mm-hmm. So ano, nasa episode 7 na po ang What's Wrong with Secretary Kim, ito yung meron silang palaro-palaro. Kuha talaga nila yung mga eksena. Ang ganda, actor kinumpare. Iba yung si Pauli tsaka si Kim, tapos si yung Koreano tsaka yung Koreana pinagsama sa film. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda, ang ganda ng ano, Philippine version natin kasi yung palaro nila yung luksong baka. Diba? Ang galing din magpakilig dahil nung luksong baka lumukso si Kim Chiu tapos na out of balance siya. Tapos bumagsak kay Paolo. Nasalo siya ni Paolo tapos nagtinginan silang ganda. Nakakakilig yung titigan. Tapos doon na nga nag-ending. Bitin, diba? Talbo. So, papalatin po namin sa view. Kausapin mo si Garlic. Yes, tama. Diba? Hi, Garlic. Saka si Onion. Yes, hi, yeah. Garlic and Onion. Tama. Magkaibigan kami ni Onion. O, kay Kim Chiu. Ano naman yung chika kay Kim Chiu pa? Oo, diba? Parang last week lang, few days ago, diba, nakipag-regroup siya sa kanyang mga best friend. Diba? Correct. Si ang tawag sa grupo nila ang Becky. Okay. Kasi ang si Angelica Panganiban, si Bella Padilla, ang Ki si Kim Chiu. Mm-hmm. Ang Becky. Pero kung tito mo mukhang baklad sila, ang Becky, di ba? Pero in fairness yung tatlo ha. Oh. Parang ang budding girls si din Comidas kasi sila yung kikay-kikayan lalo pag magkakasama sila, magkakaibigan, parang wala lang, di ba? Sayasayahan lang. Baka yung artista-artista, di ba? Parang ganoon. Parang ang sarap ng pinsa after nung huli nilang pagkikita, matagal na, di ba? Ito, nag-reunion, nagkita. Ayan, tingnan mo na TikTok pa. Oh. Nagkita pa yung babaeng marikit sa damdamin ko. Ay, talbo! Alam na alam, ha? Parang TikToker talagang pega. Ng buhay ko. Ganon. Ayan na yung tatlo. Ano, wala ako yung nakita ko. Ang Becky, di ba? Nakakatawa. Sabi nga ni Angelica, ito ang favorite na friendship ko. Sabi ni Angelica Panganiban, di ba? Mm-hmm. Kasi iba to. Actually, nabuo yan. Kung di ako nagkakamali, nabuo yata yan. Yung birthday ni Andoy Ranay na kaibigan ni Angelica. Uh-oh. Pero nagkaka si Bella at saka si Kim Chiu. Ganon. Although, kilala naman nila si Andoy Ranay, director. Nagpunta sila doon, inom-inuman, kito-kito. Doon nabuo ang deck. Talbo. Oo, nagkasundo-sundo. Pero how true na nagkwento daw itong si sa love life niya si Kim doon sa best friend niya. Ano yan, sa hiwalay nila yung siyan o sa bago? Kay Paolo na ganun. Baka sinabi niya hindi ito na-observe ko lang 'di ba pagka nabobroken hearted ang isang tao sa mga kaibigan mo, like what happened to Bea. Nagre-group sila nila Bea, so di ba di ba okay. Nawawala ako ganun eh hindi di ba okay and diba, then nagre-re si Catherine di ba nakipagkita naman kina Sofia. Eto naman nakipagkita naman doon sa mga best friends niya. Although nagkikita naman sila, pero madalang na rin dahil sa sobrang busy ng schedule nila. At saka si Angelica, alam naman natin na most of the time, doon siya sa asawa niya, di ba? Sa subig sila nakatira ngayon. Doon sila nakatira. So, hindi na talaga sila lagi nagkikita. Bakit? Nararamdaman ko pa yung Alin? Yung pagbango sa bibig ko. Alam niyo, may nawawumali kanina. Katawa, comedy. Masakit po ang bibig niya. Nakakaloka. Masakit po ang bibig niya kasi akala niya mouthwash yung nilagay niya, yung pala pabango. Nararamdaman ko pa, nasusuka ako. Ano ko, nararamdaman ko. Talaga? Kasi parang sama-sama ng mukha ni Friendship mo. Ano ba yan? Nag-candy na nga ako, diba? Kasi po, meron kaming breath spray parate bago kami sumalang. Akala niya kasi pareho ng size. Ang napulot pala niya, yung pabango. Ginanong ganun doon. Ang sama doon ng lasa. Oo. Diyos ko. Naloko.
Malungkot ko. Ayun. Anyway, friendship may ayun na nga. Kaya siguro good news, 'di ba? Sinare lang siguro ni Kim yung kanyang kaligayahan. Mm. Alam mo, daman-daman naman natin 'yan pag tinutukso siya ni Vice Ganda, 'di ba? Oh, niloloko sa Showtime pati ni Darren, 'di ba? Na parang in love na siya. Oh, ako gaya nga ng sinasabi ko sa show natin, Marisol Academy ng hapon at gabi, nararamdaman ko may something na sa Kim Pao. Talaga? Oh, pil na pil ko. Parang Manilyn Reyes. Pil na pil ko. Walang biro. Mahal kita. Sabi ni Paolo Kikim. Oh, and vice versa. Ka, diba pag in love kayong dalawa, yung kaibigan mong una mong sasabihan, diba? Oo. Oh, oh. Pag in love ka, oh, diba? Oh. Parang kinuwento niya. Diba, kita ko hindi naman ako nagkukwento. Oh, si Marcelita from UK. Hello. Diba, Kuya Romel. Hi, Marcelita. Thank you again. At oh, ano kami, mahal ka namin. Basta, ang Lord ay nasa atin. Nasa atin si Lord. Oh, I love you, Marcelita. Oh, ang, UK. Ang kanyang husband naman, isa ring nurse naman sa UK. Oh, talbo. Pilipino rin. Oh, oh. Diba? Basta pag malay mo, makadalaw kami dyan, Marcelita, diba? Magkaroon ng meet and greet ang Marcel Academy tonight sa UK. Live sa UK! Abangan nyo po kami, mag-guest po kami sa isang show, diba? Oh. Gusto ko, alam mo, sasuggest ko naman tayo sa Family Feud, Marisol Academy at ano, naku, saka na lang yan ha. Teka muna. Anyway, ito muna friendship, diba? Isang chika muna tayo. Si Bea Alonso inuurot sa kasal ni ano? Sandro Marotto, sa kanyang ex. Naunahan pa siya. Yun nga, yun ang inuurot nila. Ano ngayon, sabi, parang gano'n. Ano na yung Bea? Kasi saying, naging boyfriend niya si Sandro Marotto, diba? Tapos naalala ko pa yung nandun sa bahay ni Bea. Diba Sanjo muna din Gerald, tapos ito na nga si Dominic. Si Sanjo na, meron pa sila yung dating ginagawa nilang serye na yun ang baby-babyan na nila ni Beye. Si dati, ano? Sino ba yung batang si maliit? Si Andrea Brillantes, hindi yon. Hindi yon. Yung daddy siya, tapos andun yung bata rin na babae, yung bida. May daddy rin ang title nung show. Tapos may anak-anakan sila, yung malita, may simbo. Parang si Sanjo, tsaka si ano na, yung Bella Padilla na yung may... Hindi. Kasi si Andrea Brillantes, yung anak-anakan dati sa ano, Analisa, ni Sanjo Marotto. Pero hindi si Andrea. Si Andrea kasi Analisa. Meron pang ginawa si Sanjo na parang may pagkalipad-lipad. Ay, ang taas ng viewers lipad. Natin, no? Oh. Huwag mo basta, na isipin anyway, yun, dahil yun na yun. Oh, yun man, oh. Yes. Basta ganun nga, parang inaano si Bea Alonso, inuurot, dahil nga, naunahan pa. Siya yung una nagplano. Sila yung unang ano, nag-announce na may engagement chorba-chorba. Oh. Oh, pero sana wag naman ganun yung netizens, di ba, yung iba. Kasi, sino ba naman may gustong hindi matuloy yung kasal, di ba? Oh, kaya lang, syempre, kaya lang siyempre, ito nga, nauna nang nagpakasal, na ito, biglaan eh, nagulat na lang tayo, engaged sa pala, kinasal na, ngayon nasa susunod na church wedding for sure, no? Diba? Mamay mo, magulat tayo eh, kasal ang Kim Pao, diba? Masabi, diba? Pero ako po, ang sa paningin ko, kasi po ang balita namin dati, gusto na rin mag-asawa ni Kim. Diba? Pero yun nga, nagkaroon ng problema sila ni Sia, diba? Pero siguro meant to be na, si Kim ay para talaga kay Pao, di ba? Baka ganun nga, kaya tinadhana ng kasi Panginoon. Kasi di ba sinasabi nila, kaya daw inaalis ng Panginoon yung isang tao para sa'yo dahil meron pang naghihintay pala, may nakalaan. Deserve mo. Ah, kaya pala. Parang ganun. So, kung may nawala, may bago namang pumalit. Diba? Inaalis ni Lord yung taong yun at ibibigay niya talaga yung deserve mong correct. Tao. Parang pero, siya ni, ikaw ano ba dapat si yan? Mr. High maintenance ba? O ano, budget meal? A car? High maintenance ba? Parang siya ni, ikaw ba si Mr. White? Ikaw bang ice cream cupcake sa ice cream ng buhay ko? Pero dokumenta. Okay. Pero siyempre dahil Holy Week Friendship, si Dingdong Dante sa kasi ano ha, Marlon Rivera, nasa US ngayon, nagbakasyon na. So right after ng graduation ni Dingdong Dante, kasi gumraduate po si Dingdong ng anong naval combat
Something. Something. Global combat. Something, di ba? Kasi the service yan, di ba, sa Dingdong? Pero ang maganda na, nagpunta din doon si Mari Rivera, di ba? O, na siya nagbigay ng ano. Siya nagpin ng ano. Parang ang feeling. Tapos yung nagtataka yung dalawang ano. Daddy, saan ka pupunta? Ba't nakaganyan ka ng pang maraming birthday sa mga reservist. Nagulat. Katulad ni Gerald Mateo, Anderson, Mateo, diba? Mateo Godicelli, si Ron, si Aronil Yang tuloy, si ano pa to, RC Muñoz sa mababa. Ayun. Tama. Oh. Ayun, ang tinapos nga pala niya, Naval Combat Engineer Brigade. At syempre po, di ba, si Carlo Aquino, ay, ang ating KBS, Carlo Aquino, kaya ang ganda na po is gumagamit ng charcoal ng Beauty Derm products, di ba? Pakipocus yung mga Beauty Derm products. Pia L, hello! Hi, Pia L. Late na ako nakabantay ang asawa ko. Wala na daw akong magawa kundi Maki Marisol sa akin. Thank you po. Thank you. Thank you, Pia. Alam niyo mga friendship, pag gusto niyo bumili ng product at may mga sales na tumingin kayo sa Beauty Derm Facebook page, ganun din sa ano, natatawa ko sa mukha ni friendship. At syempre sa ano, Blank Pro, di ba? At meron silang sale ngayon sa March 31, mga kaibigan. Hanggang March 31. Hanggang March 31, graphic discount. Oo, diba? Grabe, yon. At syempre sa Lazada, sa Shopee, sa mga SM malls, at sa ibang mga mall, makikita nyo po ang Beauty Derm, pwede po kayong bumili. At kung hindi carry ng budget, meron silang Blank Pro na tinatawag. Yes. Yan. Kung gusto nyo lalong gumanda, kuminis ang inyong mga cutis, bumili na po ng Beauty Derm products. Yes. Oo, at syempre pati ang Blank Pro. Yes, Blank thank you, Pro. Ma'am Rhea and it's Cochitan. Yes, thank you, Ma'am Rhea. Miss Mylene, Miss yes. Donna, Miss Marianne, hello. Yes, Mami Amores is watching. Hi, Mami Amores. Yan. Bakit? Sabi niya limping. Bakit? Ano pong masakit, Mami Amores? Kasi, Mami, ganito po siya. Politiko ang kwento. Magmamouthwash siya, pero ang nailagay niya ay pabango. Yun ang na-spray niya sa bunganga niya na ang lasa ay pangit daw hanggang ngayon. Nalalasa niya, kaya mukhasim ngayon siya. Ayan. Alam mo, kumain ka kaya ng candy? Kumain ng candy ngayon. Hindi pa rin. Pero hindi naman Beauty Derm yung ginamit ko. Dapat ba utos ako ng Beauty Derm? Yun ang dala ko actually, yung pabungin na spray ko. Bobo lang ang tawag sa akin. Hindi diba? Naman. Wow, mali lang. Sabi niya, sabi naman ni Mertlin, love ko na kayo kasi love nyo si Kimi. Yes, yeah, love you. Ay, yeah. Madalas din nagiging host namin si Kim dati sa Star Awards. Kung hindi nyo po natatanong, baka napanood nyo na rin si Kim sa mag-host. Kami po yung ano behind Star Awards for movies, for television, and for music. At ilang beses na po nanalo sa amin si Kim Chu. Diba? Naging best actress na po namin parang siya. Naging anak-anak daw si Saijan Haranilla, sabi ni Jen Petilos. Yun, yung may anak. May babae, tinutupo. Big Daddy, parang ganun, daddy may power-poweran. Pero alam ko kung Big Daddy yun, hindi ba yung si Bella Padil yung partner niya? Dear Heart yata yun, parang ganun, hindi pa yun? Pero meron, hindi. Meron talagang may babae. May batang babae na dila-dila sa bahay ni Bea. Ayan. Anyway, yung Crespi Andrea topic natin, friendship. Alam mo ba yun na parang sinisisi si ano, na power trip daw si Andrea Brillantes. Dahil dun sa ano, serye na in-announce ng mga bagong cast na dun siya. Harvey Bautista, pero wala si ano. Risa Taa. Na parang iniisip lang, ito po yung sequel dahil sa success ng Senior High, nagkaroon po ng sequel. Ito po yung High Street. Mm-hmm. Nakasama pa rin po yung lahat ng cast except Kyle. Si Kylie Echari. Di ba? Pero dinagdag po dyan. Kyle. O Kyle Echari nga. Ano ba sabi ko? Kylie. Kyle Echari. Dinagdag po dyan si Harvey. Di ba? Mm. Yung collab team po ni hindi na po pwede kasi si Kyle dahil namatay na po kasi siya dun sa may Senior High. So ngayon po, nung sinama po dyan si Krisa Taa, si Harvey, kaya po si Krisa parang inisip nila ng mga tagahangan daw na si ang may kasalanan ay itong si Andre na nag-power trip na wag daw isama doon sa serie, which is I doubt. Oo, diba? Kasi hindi naman artista ang nagka-casting dyan, kundi may mga production talaga na kumukuha talaga, mga talent coordinator na siya talagang kumukuha ng artista, diba? At alam ko magkaibigan sila, diba? Pero yun nga, wala naman say si Andrea dyan. Huwag naman isisi doon sa bata. Ang nakakaloka friendship daw, dahil powerful daw si ano, si Andrea. Gawa doon ang paraan na ibalik si Kyle. Ay, o bubuhayin. Di ba? Eh, nagkakaroon ng kambal. Ay, pwede. Very Filipino story talaga. May kambal ka pa. Which is pwede rin naman. Pwede mo. Or kabukha niya, gano'n. Feeling ko,
No? Pwede. Pwede. Saka, meron kasing ano, yung pamilya Sagrado ba? Yung, ano? Ay, oo nga, with Piolo Pascual. Oh, kasama si Caldon. Oh, kaya siguro ano, hindi pwedeng ano, dalawang seri. O, yung kasama si Christine Reyes din, di ba? Paul Piolo Pascual. Oh, pamilya Sagrado. Hello, yeah, Lourdes Litanyan, si Mami Amores. Kim Pao, sabi niya. Hi po, Mami Amores. Bakit yung huwi ng Kim Pao pa? Siyempre si Jeneline Mercado, di ba? Parang na-aksidente sa motor, dahil madulas, umuulan. Mm-mm. Ayun nga, ang ending friendship, parang ano, tumama sa semento yung ulo niya. Ulo. Pero, naka-helmet naman. Oh, naka-helmet. Buti nga rin naka-helmet or siya. Else. Oh. At saka, si Dennis Trillo, kitang-kita rin yung aksidente kasi nakasunod siya eh. Oh, nasa una niya eh. Oo, kasi yun ang bisyo nilang dalawa ngayon, yung mag-motor eh. Mm-hmm. Diba? At actually, ito pong si ano, si Jenny, nag-aral ng motorcycle, di ba? Mm. Nag-aral siya ng gano'n. Pero yun nga, mabuti naka-polger daw siya. Mm. Kompleto. Kasi kung nakato, ang kinis-kinis ni Jenny yun, gas-gas-gas-gasa. Oh. Naka-helmet, di ba? Kasi delikado talaga pag mumotor friendship. Alam natin yan. Correct. Napaka-delicate talaga. Alam nyo, eto na, blind item ako tungkol sa motor. May isang kaibigan tayo, Mildred, nanalo sa raffle ng motor. Sabi ko sa kaibigan ko, ibenta mo na lang yung motor, pendelikado yan. Oh. Ending, hindi niya binenta, ginamit ang pamangkin niya dun sa kanilang subdivision, na-accident yung pamangkin. Mabuti, parang genuine lang, okay lang. Tsaka niya binenta. Pero alam mo, friendship, alam mo kung nangyari doon? Ano, buti na lang, hindi tumama yun. Diba? O tinahe. Kung hindi, mayroong part yata doon sa may binti friendship na ano. Ikaw may tinatukoy ko. Na tawag dito, yung binti na parang hindi na siya makakalakad kung yun ang tumama. Buti na lang. Lalayo ka pa ba? O ayan, motor. Yan. Pero alam mo, sa ganyang pagmumotor at saka yung mga naglalakad, huwag maglagay ng ng tawag nito. May earphone eh. Kasi yung nabangga niya, friendship, naka-earphone, hindi niya naririnig tuloy ng may paparating ng motor na ano. Oo, basta huwag mag-earphone pag nasa labas. Kahit naglalakad, kasi hindi mo alam, kahit nagbubusina, hindi naririnig. Correct. Correct. Diba, pero at least, kahit pa paano, hindi naman talaga na-accident yung bonga-bonga si Jenny. Thank you, Lord, diba? Correct. Pero sabi lang ba na, thankful naman si Jenny Lynn dahil sa pagkatapos sa kanilang seri ni Jenny Lynn na Love, Die, Repeat ay talagang bonga-bonga, mataas ang rating na aalis na sila dito sa kanilang time slot, diba? Yes, magkatapos na. Sabi ni Duchess, I'm so sorry, I'm late. I thought there's no live from Kim Pao. Yes. Yang Monte, napasubscribe ako dahil sa Kim Pao. Love this three hosts. Hoy, fair and entertaining. Thank you. Alam nyo mga friendship, ha, mga classmate, ha, bukas wala po kaming live. Yung unang announcement namin na Wednesday, nag-live po kami kahapon. Pag hindi nyo napanood, manood po kayo dyan sa ano, Avanti YouTube channel. Mm-mm. Pindutin nyo lang yung live dyan, makikita nyo yung mga ano namin. Episode namin. Mga episode namin. Ayun. Correct. Ayan. So doon na tayo sa Kim Pao, di ba? Doon tayo sa Kim Pao. Ayan, ang titig-titiga ni Paolo, di ba? Parang tinatanong about proposal kay Kim na, na parang ganon, parang ready ba siya sa proposal or something, sabi ni Kim, parang ano, hindi siya ready, parang ganyan, di ba? Parang tapos si Paolo ang tanongin nyo, siyang sumagot dyan, parang sabi ni Dapat lang naman talaga lalaki. Hindi naman yan, hindi naman tinutukoy na parang ang kailangan mag-propose si ano, si Paolo. Although inuurot siya ng reporter na parang tinatanong niya parang si Paolo ba magpo-propose, parang ginugulo niyang ganon. Mm-hmm. So ibig sabihin kahit yung mga nagtatanong parang nililink yung dalawa talaga na ano, di ba? Our sila na tagang sila yung dalawa may namamagitan. Parang diba? Pero ang nakakakiliti doon yung mga titig ni ano, malagkit. Doon sa press con natin. Pero kahit doon sa video friendship na tinatanong sila, parang iba yung mga titig talaga ni Paolo. Nakakaloka. Ayan. Parang feeling ko, alam mo, ang tagal-tagal inalagaan sa puso ni Paolo si Kim. Kasi paglipat niya, diba, sa ABS-CBN, talagang unang babaeng gusto niya talaga makatrabaho si Kim. Parang ano, Unang nag-artista, diba? Unang nag-artista si Kim Chu. Mm-hmm. Bago siya kasi star-stuck to eh. Star-stuck si Paolo. Pero ito naman, big winner ng ano, PBB si Kim Chu, di ba? Yes, at siya, bet ko talaga Don Pat, tsaka ni Luis Manzano, Kim Chu. Tsaka di ba niloloko ngayon, niloloko ni ano, ni Paolo si Kim, sabi niya, ano, napapanood na kita dati pa eh. Ang dating tuloy, ang tanda-tanda ni ano, mas matanda ka sa akin, sabi ni Kim sa kanya, di ba? Baka bet niya noon pa. Di ba? Pero di ba, parang hindi mo akalain na yung pinapantasya mo na gusto mong makuha. Noon pa yan, 2018 ata yan. Yung alin, yung interview na yan. Hindi, bago lang yan. Hindi, matagal na.
Yan. Na yan, oh. Bakit magkasama sila? Sige nga. Hindi, may mga magkakasama. May nag-ano pa nga sila eh. Nag-bowling pa nga sila nung hindi pa talaga sila ano. Nagkakasama sila sa mga events. Kasi hindi talaga sila nagkakatrabaho. Parehas silang taga-ABS, di ba? Pero pansin mo talaga yung mga titig, parang may titig na pagmamahal. Uy, sabi ni ano, diba? Helen Destua, hindi sila bagay. Ay, ano masasabi niyo diyan mga kimpaw? Hindi ay, daw sumagot. Bagay. May mga ganyan talagang mga pero, opinion din talaga. Parang ayaw din kay si Yandim nung araw. Tumigil sila, naglaylo. So, may kanya-kanya talagang bet talaga, di ba? At saka yung mga nakikita ko nga at umaalma rin ng mga fans ni Kimi dahil yung mga Paunin fans naman. Binabash naman ngayon si Kim. Oh, di ba? Na parang ano lang yan, pure promo lang daw dahil yan. Sa serye. Dahil sa serye. Baka Paunin yan. Hindi kaya. Paunin, mga Paunin. Na parang sinasabi ng iba, mas mahal pa rin ni Paolo si Janine. Diba, sabi ng iba. Pero di rin naman natin alam eh, talaga kung ano talagang real score talaga. Agad hindi naman umaamin si Paolo at saka si Janine naman naging mag-jowa. Diba, puro ano rin naman. Eh, wala naman pag-amin dalawa, diba? At sa event daw yan ng isang ano, yung vitamins. Nagsama na sila. Bago lang, yung vitamins. Oo, yung isa-isang event daw ng vitamins. Lang yun. Hindi, may medical na interview na silang dalawa, friends. Yung bago lang. Bagong press con lang yan. Pero nakikita-kita na rin sila sa ASAP before eh. Pero yung ano yan, feeling ko talaga bago lang yan. Si ano, sabi niyang ganun, si Kim talagang halata. Siya lang ang kinikilig. Sabi ni Helen. Ay, dalbog. Parang hindi ah, yung mga titig. Alam mo kung panoorin mo yung video, makikita mo talaga yung galaw din ni Paolo. Correct. Yung mababasa mo yung titig niya. Ayan, diba? Ayan yung sinasabi mo, di ba? Yeah. Ay, hindi, prinsip, yung isa pa, yung unang-una. Yung tiyatang sila tungkol sa proposal. Oo, Helen, kasi nung umaten kami ng MediaCon, iba rin kasi yung nakikita sa TV. Iba din yung talaga inoobserbahan ayan, talaga. Ayan, tignan mo yung mga ano niya. Oo. Inoobserbahan din namin talaga yung kilos tignan nila. Mo. Ayo. Diba, diba? Oo. Iba-iba yung titing malangkit, Diba? Pero, hindi natin maalis din kung ano yung opinion ni Helen, ha? Iba, diba? Kanya-kanya yan. Karakatan nila yan. Thank you so much, Duchess, for ano, yellow, ano, palipad. Ay, thank you, Duchess, ha? Maraming salamat. Pagpalaing ka. Kaya magandang kalooban ko talaga kay Duchess. Duchess, eh. Duchess yan ng Wales, diba? 9.99 pounds. Maraming thank you, salamat. Duchess. Wow, 306 viewers tayo. Thank you so much. Alam mo, malaki yan, ha? Sabi ko sa inyo, sabi ni Pia L, sa ano daw yon sa event daw ng isang ano, that was 2018. Talaga? Sa luma na nga. Alam ko talaga, luma na talaga yon. Ay, talagang pinaglaban na. Sige, Pia. Okay, ayaw po ba yung debate? Parang debate talaga. Hindi, kasi napanood ko yon eh, that was 2018. So, at least alam talaga niya dahil makakim siya. Kaya nga, no, di ba? The best po talaga kayo. Thank you sa araw-araw na update sa Kim pa. Wow, kilig naman ako sa Kuwait. Quiet. Yes. Pero mga classmate ha, wala po kami magbabakasyon pa tayo dahil tomorrow. Na Holy Week na. So, tomorrow meron pa tayong 3 PM. Ayun. Yung episode natin, pero wala tayong sa Webisayo. Wala tayong tonight bukas, di ba? Wala po yung na-announce namin nung Friday na correct. Magla-live kami ng Wednesday. Hindi na po kasi nag-live kami nung Monday. Correct. Ayan, kayong Tuesday. So, magbabalik po ang Marisol Academy sa Monday na. Pero diba? May Wednesday pa bukas sa 3 PM. PM. Panoorin niyo po kami alas 3 pa rin ang Marisol Academy. Mamimiss natin sila. May balitang Kimpo pa rin po yan, di ba? Pero siyempre, friendship, pag hindi pa nila napanood yung mga episodes, marami yun marami sa Abante YouTube channel sa live. Kasi may nakalagay ng post, may makikita ko doon ng live. Yung live, ang ano pindutin nila para mapanood nila yung mga episodes natin na hindi nila napanood. Yes, mabilisan, Efrelin Gonzalez, Jen Petilos, Chubby Jenny, ayan yan, again, si Marcelita, Duchess, thank you so much, Pia L, thank you so much, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, Lady Warrior, sino pa ba, ayan, si Helen Destua, thank you, ayan. At thank you sa lahat ng mga nagpadala, nagpalipad, nagpakulay, yes. Pagpalain po kayo, ayan. God bless po and a happy Holy Week, di ba, mga friendship? Kahit mag-outing po tayo ngayon, kahit ano tayo, mag-beats, huwag po natin kalimutang magdasal at magtika ngayong Holy Week. Ayan correct. Po. Yep. Yes. Take care, my friend Marcelita. Ingat at sa po lahat. Kayo. Ingat po kayo sa biyahe. Yes, see you po again on Mami Amore. Tuesday thank po you. Dito sa Marisol Academy. Tuesday po. Back to normal po.
Tuesday and Friday, di ba? Pero bukas, yeah, 3 p.m. po, manood po kayo ng Marisol Academy. Yup, ang hapon, alas 3 po hanggang alas 4. Live na live pa rin po. Correct. Kami bago kami magbakasyon. Yes. And with that, maraming salamat po sa inyong ulit. Mami Amores, Marcelita, Pia L, si Duchess, sa lahat ng mga nagpalipad. Si Marcelita. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ingat po kayo. Maraming kayo. Correct. Sa lahat po ng nanonood lagi ng Marisol Academy at sumusuporta sa Kimpaw, maraming salamat po. See you po again on Monday. At syempre po, mag-subscribe po kayo sa aming mga YouTube channel, Roldan Castro. Oo. Yes. Mildred Amistad Bakod. At Romel Lasam Placente po ang aking Facebook account. Kung gusto nyo maging friendship tayo, Romel Lasam Placente po. Yan. And with that, babuska mga babuska, friendship. Babuska, bye mga Kimpaw. Mga KDLX, yan. Andyan din Katniel. Hello po. Bye-bye. Yes, Katrin. Bye, everyone. Good night po. Ingat-ingat po. Handa na ba kayo para sa night class? Ilabas na ang notebook, mag-review na! Dahil may recitation mamaya para sa mga umaatikabong chika. Dito lang sa Marisol Academy tonight!